ating universe ay punong-puno ng mga planeta na kung noon ay inaakala nating imposible, ngayon ay tila ba nagiging totoo na. Sa tulong ng makabagong teleskopyo at mas pinaunlad pang siyensya, ay tila ba mas nagiging malinaw na ang katotohanan na sadyang sa lawak ng kalawakan ay ang mga imposible ay talaga namang maaaring maging totoo pala. Kaya naman mga katinagalog, inihahandog ko ang 10 katotohanan sa planeta ng Diamante. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para hindi mahuli sa mga videong araw-araw ay ipinopost ni Tinagalog. I-add din po ang aking bagong isa pang FB page na ang What the Facts by Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10, ang planeta. Ang planetang 55 Cancri E ay matatagpuan sa konstelasyon ng Cancer na may layong 40 light years mula naman dito sa atin sa Earth. Kasama nito ang 5 pang planeta na siyang umiikot sa bituin na tinatawag na ang 55 Cancri. Ito naman na isa sa planeta na pinakamalapit sa iniikutan nitong bituin. Number 9, ang Lapi. Kung inaakala na nakajackpot na sa planetang purong diamante at na-excite kung kailan makakatipak sa planetang ito, ay medyo matatagalan pa. Ito ay sa kadahilanan na bukod sa kinakailangan natin ng napakabilis na sasakyan para makarating doon, ay kinakailangan din nating maalpasan ang mga problema sa paglapit sa makinang na planetang ito. Kung sa tingin nyo ay malapit na ang planetang Mercury sa ating haring araw, ang 55 Cancri E ay 25% pa na mas malapit sa kanyang iniikutang bituin kung ikukumpara naman sa Mercury. Kung padadaliin ang aking pagpapaliwanag, ang Mercury ay kinakailangan ng 87 days para naman makaikot sa araw, para naman makabuo ng isang taon. Ang 55 Cancri E ay kinakailangan lamang ng 18 oras para makompleto nito ang pag-ikot sa bituin nitong iniikutan upang makompleto naman ang isang taon. Number 8, naka-tidal lock. Sa planetang ito, walang araw o panahon na aasahan. Ito ay dahil ang 55 Cancri E ay naka-tidal lock. Ang ibig sabihin nito ay ang isang parte ay palagi ang nakatapat sa bituin nitong iniikutan. Kaya naman ito ay nagbabaga sa init at palagi ang araw. Samantalang ang kalahati naman ay palagi ang gabi. Kaya naman ito ay palagi ang nakababadin sa kadiliman. Kung mapapansin, ang ating buwan ay isang parte lamang nito ang ating palagi ang nakikita. Ito ay dahil ang ating buwan na si Luna ay nakatidal lock din dito sa atin sa Earth. Number 7, ang Uri. Sa pag-aaral na inilabas ng taong 2010 ng mga siyentipiko, ang planetang 55 Cancri E ay isang planeta na kung tawagin ay gas giant. Ito naman ay katulad din naman ng ating Neptune. Dagdag pa ng mga siyentipiko na ang planeta ay gawa sa oxygen at sa carbon, ang mga sangkap na kinakailangan upang makagawa ng diamante. Number 6, ang iniikutang bituin. Nang unang nadiskubre ang planetang diamante, kasama agad sa inaral ay ang bituin nito na iniikutan. Ito nga ay ang bituin ng 55 Cancri. Lumabas sa pag-aaral ng Johanna Tesk mula sa Universidad naman ng Arizona sa bansang Amerika na ang bituing iniikutan ng mga nabanggit na mga planeta ay kalahati lamang pala ang carbon na tinataglay. Taliwas ito sa unang inakala na ito ay gawa sa purong carbon. Dagdag nila na lamang pa nga ang oxygen sa bituin kung ikukumpara sa carbon. Ito ay mahalagang pag-aaral dahil dito sa Earth at sa ating paniniwala, ang mga planeta na siyang umiikot sa isang bituin ay tira-tira na lamang ang materyales mula sa kanilang bituin. Sa kanilang pag-aaral, lumalabas na ang teoryang ito pala ay hindi rin naman ganun palagi ang nagaganap. Isa na namang pagkakataon upang itama ang unang mga akala ng mga mismong siyentipiko na dito ay nag-aaral. Number 5, ang
proseso, isa sa nakapukaw ng atensyon ng madla nang unang sabihin ang pagkakadiskubri sa planetang ito ay ang salitang diamante. Dito sa Earth, ang batong diamante ay isa sa pinakamahal at napakahalagang uri ng bato. Ito ay sa kadahilanan na ang natural na diamante ay kinakailangan ng mga tamang sangkap, tamang temperatura at mahabang panahon upang ito naman ay mabuo. Ang mga natural na diamante ay nabubuo ng natural sa kailaliman ng kalupaan 3 bilyong taon na ang nakararaan. Ito ay nakikita naman sa mga dinadaanan ng lava at nakadalasan ay bulkan. Dahil nga ang tinunaw na mga bato na galing sa kailaliman naman ng kalupaan ay naitutulak ng magma o tinatawag na rin na lava pataas sa kalupaan. Kaya naman napapasama ang batong may mga kasamang mga diamante. Ayon sa mga eksperto na napakahirap na hanapin ng mga diamante dahil bukod sa temperatura at sangkap, hindi naman lahat ng bato ay may kakayahang magkaroon ng pagkakataong makagawa ng diamante. Isa lamang sa 2 kimberlite na uri ng mga bato ang maaaring tama ang lahat upang makatagpo naman ng diamante. Ang kimberlite ay ang lugar kung saan naninigas ang magma o lava sa loob ng kalupaan. Doon naman nakikita ang mga batong diamante na ibinibigay sa mga espesyal na chicks sa buhay ni Dudong. Literal na inaalay mo sa pinakamamahal mong jowa ang batong 3 milyong taon na ang nakakaraan simula ng mabuo upang mapatunayan lamang na wagas ang pag-ibig mo. Ingat-ingat mga katinagalog, huwag po tayong in love now at tulfo later. Number 4, ang halaga. Dumating na tayo sa mga tumataginting na mga katanungan. Isang dahilan kung bakit kayo ay naiintriga sa planetang ito. Magkano ang halaga nito sa pera natin dito sa Earth? Hindi ko rin inakala na may magsasaliksik nito. Pero dahil nga meron, ay pinag-uusapan nga natin ito sa ngayon. Mga katinagalog, wala pa pong nakapunta sa 55 Kenkrei. Kaya po walang eksaktong nakaaalam. Ngunit kung ang pagbabasihan ay laki nito ayon sa mga pinagsama-samang effort ng mga eksperto sa space at ang mga alahero sa mundo, ang tinatayang halaga ng planeta at ang diamante na dito di umano ay matatagpuan ay 26.9 nonillion dollars. Kung katulad ko na nahilo sa narinig, ang nonillion po ay 30. Mga katinagalog, ang 1 trilyon ay may 12. Kaya imagine ninyo po kung gaano kalaki ang halaga ng 30 na kalakip ng numerong ito. Number 3, ang pagkukumpara. Ayon sa mga siyentipiko at sa kanilang pag-aaral na ang planetang 55 Kenkrei ay 8 beses na mas malaki kung ikukumpara dito sa atin sa Earth. 2 beses din ito na mas malapad. Kaya naman ito ay unang nailagay noon sa kategorya na Super Earth. Ang ilan pa sa nakita nilang mga kemikal sa planeta bukod sa diamante ay ang graphite, ang iron, ang silicon, ang carbide at maging ang silicate. Number 2, ang buhay. Isa pa ito sa mga ginintuang katanungan. May buhay kaya sa planetang ito? Kung ang pagbabasehan ay buhay na pareho, mayroon tayo dito sa Earth. Ayun sa mga siyentipiko, ito ay malamang na malabo. Ito ay kung pagbabasehan kung paano naman tayo ay nabubuhay at kung paano tayo ay nabuo. Napakaraming mga bagay ang kapos o wala sa planetang ito upang makasuporta ng buhay na katulad sa klase ng buhay na mayroon tayo dito sa Earth. Ngunit kung buhay ay ang pag-uusapan, hindi pa rin naman makapagsalita ng tapos ang mga siyentipiko. Dahil dito nga sa Earth, nakakagulantangan pa na pwede palang mabuhay ang mga bagay sa pinakamatitinding lugar at sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaya naman hindi natin masasabi at masasagot sa ngayon kung mayroon at kung anong klaseng buhay nga ba ang matatagpuan sa planetang 55 Kenkrei. Number 1,
makakapunta ba? Ang NASA at ang mga tao at ang mga bansang wala nang paglagyan ng pera nila ay nag-iisip lamang na pumunta sa mga lugar na sa tingin nila ay maaaring matirahan at pamuhayan ng mga tao. Kaya ang mga sasakyang panghimpapawid na idinidisenyo ay para lamang sa mga pinakamalapit at pinakamataas na potensyal na buwan o planeta. At dahil nga sa nakatuklas ng mga siyentipiko na hindi dito nabibilang ang diamanteng planeta, ay malamang na kung hindi ay sa napakatagal pang panahon mapupuntahan ang planetang ito. Kumbaga, isa itong luho na hindi priority sa gayon. Parang ikaw sa jowa mo, char. Kaya naman malamang na napakatagal pang masisilayan ang planetang bonggang-bonggang kumikinang na diamante. At yan ang 10 katotohanan sa planetang diamante. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Ito po si Tinagalog. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Mark Nab Nabong, Christy Kahilig, Milan Andre Tika, Faith Janelle De Torres, James Moran, Jordan Conche, Health and Tips, Elizabeth Rayoso, Bert TV, at kay John Sendrick. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. I-add din po ang aking isa pang bagong FB page na ang What The Facts by Tinagalog. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe at peace out.